Gisadong lithob with oyster sauce. Ito po yung menu ko to this lunch. For only 150 pesos. Mga mamis. Swak sa tanghalian. A few moments later. Magandang tanghali po! Andito na naman po si Kasinsang TV na magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today ay gisadong lithob with oyster sauce for only 150 pesos. At ayan po, mag-isa na po tayo sa mga sangkap. Yung bawang, bombay, at saka yung chili pepper. Second is Bombay. Third is kamatis. Fourth is chili pepper. Ayan na po ang lahat ng mga sangkap. Halo-haloin po natin at pagkatasin. Ayan po, hayaan po natin kumatas. Po natin ilonod ang litob. At saka mga mamis, mas mabuti rin yung mag-seafood tayo. Paminsan-minsan, mas maganda nga araw-araw, kaso nga lang mahal. Kaya minsan lang po makapag-seafood. At maganda yung seafood kasi wala naman yung ano sa... Maganda naman yun sa katawan. Lalo na sa mga nutrients. Marami pong ano, vitamins sa mga seafood. At saka piliin nyo po yung ganyan po na... Ganyan po yung presko na litob, mga mamis. Yung ano, yung may pagka-orange pa yung kulay niya. Kasi pag kulay puti na po, hindi na po presko yon. Kaya piliin nyo pag kayong bumili ng ganyan, ang kulay. At ayan, lagyan natin ng 1 sachet of oyster sauce.
Ayan, as usual, ang lagi ko pong ginagamit sa affordable cooking ko. Mamacita's oyster sauce. Ayan, sana naman pohon, bigyan tayo ng ano ni Mamacita's oyster sauce. At ayan po, halo-halo-haloin po natin. Siguro mag-antay pa tayo ng mga 5 minutes bago siya maluto kasi matigas talaga tong litob. Matigas siya na shell. Ayan. Kailangan na ano talaga na ano, pakuluin talaga natin ng maraming beses para lumambot. Ayan, yung mga 5 minutes siguro. Tamang-tama lang po yun na maluto siya. At hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like and subscribe Christine Sang TV at pahit po sa button bell para updated po kayo sa mga bagong upload cooking ko araw-araw. At pasensya na po kayo kung makikita nyo sa channel ko na hindi ako marunong mag-edit. Hindi ko alam kung paano ginagawa nila yung gaya ng iba, yung malagyan ng pangalan at makikita yung mga niloto mo. Hindi ko alam yun. Ang sa akin lang, ayan, yan lang yung naabot ko, nakaya ko na sinikap kong makapag-upload at makapag-edit kahit hindi ako marunong. Ayan. Sana maintindihan nyo kasi hindi naman po ako editor. Hindi naman po ako marunong mag-edit. Yan lang po ang nakayanan kong i-edit sa mga luto ko. At ayan, maraming salamat po sa mga na-inspire sa mga luto ko at mga nag-comment ng magaganda sa mga luto ko. At ito na po siya mga mamis, medyo lumambot na po siya. Ayan, lumabas na po yung sabaw niya. Ayan po, medyo matagal-tagal talaga itong maluto kasi matigas po ito na shell. Ayan. At magdagdag nga pala ako ng asukal na brown para medyo manamis-namis yung lasa niya. At saka ito naman talaga ang pagkaluto nito, yung medyo manamis-namis siya. Ito yung magandang timpla pag nagluto kayo ng litob. Pero pwede rin siyang i-adobo. Ayan. Nasa sa inyo kung i-spicy ba ninyo o hindi.
Pero mas maganda kung spicy. Dapat sana ano, adobo, adobo. Ginawa ko na lang itong adobo. Nilagyan ko ng ano, yung dinikdik na sili. Pero next time na lang po yun, yung adobong lito. Ayan sa... Pero for now, ito lang po muna. Ayan, gisadong lito with oyster sauce. Ayan po, tikman po natin kung tama ba yung pagkatamis niya. Ito na po mga mamis, my affordable ulam this lunch, ang gisadong lito with oyster sauce. Ayan, luto na po siya, ready to serve sa tanghalian. At see you na naman po tomorrow for my new cooking. Mag-iisip na naman po si Christine Sang TV kung ano na namang lulutuin ko bukas. Parang ano, minsan nalilito na lang tayo kung anong menu natin or anong recipe natin. Kaya, pagdating ng araw, mabubuang na tayo. Ayan. At ito na po. So, gusto naman pong mag-try nito. Ay, gisadong lito. Ayan. Punta lang po kayo sa channel ko, Christine Sang TV. Ayan. I-check nyo lang po doon. At sa ibang mga affordable cooking ko, ang dami-dami kong masasarap na luto doon. Ayan. Thank you po sa mga nag-subscribe. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na po. Subscribe na po kayo sa channel ko. Ang dami-dami nyo pong matutunan sa mga affordable cooking ko doon. So, bye! See you tomorrow! Keep safe, everyone!